Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Sir Jeff at welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel, ang Accidental Seaman, a Seafarer's DocuVlog. At sa episode po na ito ay ating pong gagawa ng unboxing and a little bit of reviews dito po sa napurchase po natin online na complete CCTV system unit from Lazada. At ito nga po ay ang HIK 4-channel DVR with 4 analog CCTV cameras. At nabili nga po natin ito in less than 6,000 pesos po. Kaya manatili lang po sa inyong panonood at sa ilang sandali po lamang ay atin na po itong umpisahan. So, yung item na ito, package po siya. Nabili ko po siya sa Lazada. Ang nabayaran ko po totally sa 5,819 including na po yung ano niyan, yung freight. Ang item po natin dineliver po ng Ninja Van. Tapos sa HIK po yung brand niya. Dito sa ano po, sa makita niyo po, naglagay sila ng sticker, may nakalagay dito do unboxing video upon receiving the item. Ito na, gagawin ko na kayo ng unboxing video sama pong reviews. Okay, so ito na, umpisa na natin yung pag-unboxing. So, mabigat siya, no? In fairness, naka-bubble wrap siya lahat. Okay, ang na-purchase nga pala natin is a 2 megapixel, okay, yung mga cameras niya. So, I hope na pagbukas natin ito is 2 megapixel. Tsaka, sana may previs, ano? Pagod pong mag-unboxing, ah. Ayun, may support po siya dito. Dito na kaya. So, for your information, guys, meron po ako ditong 8 na CCTV sa business, sa tindahan ko. Tapos, kaso itong 8 po, puro po siya mga IP cameras. Eh, hindi ko na, ano, yung may advantage, may disadvantage eh, sa IP cameras, compare sa itong analog. Kasi analog, pag sinabi mo analog, may wire. So, naalala ko din, no, isa sa ano din sa package niya, meron daw apat na 20 meters ba yun na wire. Titingnan natin kung totoo kung nandito ba, okay? Sa masabinayaran natin yun. Siyempre, pag walang cable, walang wire, ano, magkakabit yung mga cameras. Okay. Tcharang! Oops, may bubble wrap pa rin. Saka isa na obserbahan ko sa IP cameras, magkakaiba yung mga software nila. Kaya kapag inano ko sa computer, siyempre minsan mas maganda kung may monitoring, no? Eh magkakaiba, so yung mga softwares nila, mga application, kakahiwa-hiwalay. Kaya gusto ko yung ano, ang monitor lang dun lahat. So, hindi ko naman papalitan lahat ng mga IP cameras ko kasi may sinasabi ko, may advantage din yung mga IP cameras. Kaya ito ang pinurchase ko, apat lang. So ayan, tara. HIK Vision Turbo HD Surveillance Kit. Okay. High definition camera. Megapixel resolution, full channel HD resolution, receiving DVR.
HDMI output. So, may HDMI output. Kaso yung monitor natin, VGA lang. Oh, sana may VGA din, no? Hindi. Laki problema to. Live view from Mac, PC, smart TV, smartphone. User friend GUI. Okay, so saan natin? Okay. Houston. Eagle is landed. Ah, okay. Sticker. Okay. May sticker na alagay. Surveillance video in operation. HIK vision. Surveillance video in operation. Ano ba ang unahin natin? In DVR. Okay. DVR. Up, up, and away. Ayun. Ito ang DVR. HIK Vision Turbo DVR. Up to 4K resolution. So, 7200 series. Pagkakalap ko ito, walang hard disk. So, prepare na tayo ng hard disk. Okay? Sana magkasya dito. Yun. Ito nga. Ito na yung DVR. Mahulog. Okay, so ito na yung DVR. HIK nga. Ito may USB. Power button. So, apat na talaga yung video camera niya. Isang output. VGA output. Siguro itong VGA. May LAN. Audio in, audio out. Mouse. Nasaan ang mouse? Ah, dito siguro mouse. Okay. Next. Ito yata ito para ilagay itong hard disk, no? Honestly, hindi ko pa nasubukan na try ito eh. Kaya, gawa natin. Try natin ngayon. Ah, okay. So, ito nga. Ito yung SATA. SATA cable. Ayan, ang cute ng mouse. Pwede sa laptop ko ito. Ayan, ang cute ng mouse. So, mouse dito siguro. Pwede dito sa likod. Okay, mamaya. Try natin. Okay. So, ito. So, ang kasama niya, may SATA cable. SATA power. Hard disk power cable. Hard disk nga. Tapos yung mouse. Ang cute ng mouse. Ang cute ng mouse. Gagamitin ko na lang siguro to para sa laptop. Bandang pangalap sa laptop. Maliit lang. Pwede, pwede. Ano pa? Oops. May mga screws. Ayun. Para saan kaya to? Sabi na. Oh, manual. Ayun. May manual. Quick start guide. Okay. Mabuksan nga. Kailangan natin ng start screw. Tadang. Balitan. Up, up, up. Are you ready? Today, ayun. May cable nga siya, oh. Apat na roll yun ng cable. Ito ba yung ano? RCA, 2 coaxial. Yan. Apat siya. Tapos ito na yung camera niya. 1080p. So, 1080p, 2 megapixel. So, parang 720p lang yata yung ano, 1 megapixel. Yung ano, yung isang ano nito, isang model,
medyo mura siya. Maya kasi magtaka kayo. Yung isang model kasi sa 720p. Ito is 1080p. So yung 720p, 1MB lang yung ano nun. 1 megapixel pala. 1 megapixel lang yung resolution yun. Camera resolution. Ito is 2 megapixel kaya 1080p HD. Yung Turbo HD indoor. So then ito yung bullet niya. Bullet camera. So apat lahat ng camera. Ito natin bawat isa. Ito ba talaga? Cute pala yung camera na to. Okay. Yun. Meron na din siyang mga screws. Okay. Lagyan na lang natin. So, ano kaya ito isa? So, ito yung power cable niya. Power splitter, power power o ano to video. Okay, so ito yung adapter niya, power adapter dito sa DVR. Yan. Tapos mayroong ground sa DVR, SATA cable, power cable, sa hot disk, mga screws, mouse, power adapter ng DVR, apat na reels ng cable. Kalimutan ko yung ano, parang 20 meters nga isang roll yun. Ito splitter, I don't know if power or video splitter. Power splitter kasi nga dito sa ano, mapapansin niyo. No yan eh, puro video in eh. So, power splitter. Okay. Tapos ipa natin 'to, nabubuksan yung isa. Ito yung indoor. Okay. Indoor. Maliliit lang siya, no? Hindi ko lang alam. Hindi to nakokontrol. Mamanual mo lang siya ng mamanual mo siya na ititilt para sa target niya. Okay. So, no. Spoon natin. Pwede. Kasi, naka-prepare tayo, eh. Okay guys, kakabit ko lang muna lahat. Tapos, andito naman yung ano natin eh. Ayun. Dito yung monitor. Dito yung monitor natin na gagamitan natin. So, tapos yung hard disk. Papakita ko na rin din sa inyo paano i-install mamaya. Bubuksan natin ito. Okay. Actually, itong hard disk na ito is 160GB lang yung capacity niya. Actually, meron akong 500GB kasi hindi ko mahanap kung nasan. Pero, hanapin ko yun. Nandyan lang yan sa tabi-tabi. So, install ko na lang muna lahat. Okay? Maka siguro isang try natin lahat. Try natin lahat ng camera. Gagana siya. Okay? A few moments later. Dana, uno, dos, tres. Pero kung mapapansin niyo po ito, hindi ko po muna sinara ng maayos. Kasi may papakita ako sa inyo mamaya. Okay, so ito yung unang ano niya. Lalagay ng password. Setup na naman pala siya ulit. Yun.
Tadaaan! Okay, so ito yung ano, ito yung mga camera na ano, apat. So yung isa, so ito. O ito. Dalawa, op ito. Okay. Tatlo. O ito. Apat. Okay. So ito na yung ano, guys. Okay, hingi ito ng password eh. So anyway, so yun na po yung ano natin, yung maganda yung quality niya, quality wise yung video niya, yung camera. Okay siya, okay? Yun. Ano yung ano natin? So ito yung honest review natin, no. Sa budget, okay na okay. Kasi itong apat na to, halos doble yung ginastos ko sa IP cams. Compare dito, mas makakatipid kayo dito. Saka ang IP cams, mahirap i-maintain. Kahit na ano nga eh, minsan nag-order ko lang dalawang beses eh. Dalawang item, dalawang unit. Magkaiba ng ano, application, yun yung disadvantage ng IP cam. Pero meron din siyang advantage, okay? Kasi IP cam nga, pwede mo lang siyang i-view sa mobile cellphone mo tapos pag naka-connect sa internet. Which is surprisingly, ito meron capable din ito, no? Kasi meron siyang LAN dito eh. So kapag naka-connect mo siya sa internet, pwede mo na rin siyang i-manipulate dun sa mobile phone. The best siya, suited for business, okay? Small or medium enterprise. Pagka magpipili kayo ng ano, ng anong channel, kasi ito 4 channel lang ito eh, kung kaya naman sa budget, piliin nyo na yung ano, yung maraming channel. 8, ewan ko lang kung ilan yung maximum ng ano eh. Alam ko may 8, di ko lang alam kung may 16 o ilan, kasi at least isa lang yung ano, isa lang yung monitor na paggagamitan nyo. And then, pero kung malit lang naman na tindahan, pwede na apat. Dito sa akin, existing ako na 8 na IP cams. So, i-omit ko na lang yung apat. Tapos ito ang ipapalit ko. Or either, dadagdag ako ng isang ano pa. Isang ganito. Dun sa quality, sa pag-i-setup, napaka-user-friendly niya. Madali lang siyang i-setup. Tapos, nung binuksan ko yung, yung unit, itong DVR, simple lang nga, nakita nyo naman, simple lang yung loob, di ba? Ito lang siya. Tinagay ko na rin yung counties dito. Ayan. Hindi ko pa i-screw, okay? Kasi para makita nyo. Ayan. Ano yung ano? Oops. So, ito na yung hard disk. Ito na yung hard disk. Ito yung power cable niya papunta sa SATA sa hard disk. Ito din yung ano niya, yung SATA cord sa data niya. Okay, so itong dalawa lang kakabitan mo na para ma-setup na yung ano niyo, yung hard disk maka-record. Tapos pagkaan sa setting dito, i-initialize niya lang, parang reformat ba siya para magamit siya para dito sa ano. Okay, so hindi pwede dito yung IDE, okay? FYI, hindi pwede yung IDE na cable na hard disk, kailangan SATA siya. Almost perfect, yun ang masasabi ko. Ngayon, sasabihin ko ano yung nakita kong may problema dito. Hindi naman siya problema, no? Pero sana sinama na lang nila sa package. Okay? Wala talaga eh. Chinek ko dito sa ano ko eh. Wala. Kung mapapansin nyo, yung hard disk ko, nakapatong lang siya. Yung tinignan ko yung manual, ay nakalagay dito, bracket installation. Ayan. Bracket installation. Ibig sabihin, kasi hinahanapan ko nga ng paraan paano to ilagay, ilapag tong hard disk ko eh.
Kasi siyempre pag kasi may ano to eh, may option ito na wall bracket. Hindi mo siyang i-wall bracket. Eh wala namang bracket na para mag-hold on dito sa hard disk ko eh. Malalaglag siya. O ganyan na lang talaga. Gagawa ko na lang siguro ng karton diyan mamaya para mag-level yung ano niya kasi ano. Tapos pangalawa, ang ikli nung ano, yung SATA cable. Wala bang medyo mas mahaba-haba. Okay. Pero titingnan ko yung ano ko, yung mga collection ko ng mga SATA cable. Parang may mahaba yata dun. Pwede siguro dito. So, papalit ko na lang. Pero sana, HIK, lagyan nyo naman ng bracket, no? Walang bracket, to. Paano yan? Tapos yung ano din niya, yung power cable dito sa SATA. Maikli lang din siya. Maganda yung quality ng ano niya. Tapos sa yung pinadala sa atin is genuine na HIK. So okay lahat. Except lang talaga dun sa ano ko sana kahit na yung supplier naman lang kung halimbawa hindi kasama sa ng HIK. Magkonsuelo na lang naman, di ba? Lagyan na lang ng bracket, baka kasi mag-allow din yung hard disk. Eh. So magkaroon pa ng problema dun sa mga recordings. So for the wrap up sa ating reviews, ayun na yun, okay. Recommend ko, highly recommended yung supplier natin. So ito po si Sir Jeff, ang inyong Occidental Seaman, at ito po yung ating review sa nabili natin na CCTV from Lazada. Ang brand po niya is HIK Vision and 1080p resolution yung mga cameras. And highly recommend po, napaka quality ng items nila, yung unit nila. Okay, so until next time, bye-bye.